Pagpasok ng bagong taon, isang biyaya ang hindi inaasahang dumating. May bago na tayong kambe! So happy new year mga ka-agrisipo. Kung muli si Jo Marie, isa po akong backyard goat racer. Kung nakafollow po kayo doon sa aking Facebook page, makikita nyo doon na nagbenta po ako ng kambing last year. Isa sa nabenta ko doon ay yung ating bulugan na si Gio. So kahit mahirap sa atin dahil para mapagbigyan po yung client, ay ibinenta ko na rin po si Gio. So ngayong 2023 ay gusto kong simulan ito ng may bagong biyaya. Kaya ang gagawin natin ngayon, hahanap po tayo ng bulugan na ipapalit kay Gio. So meron na po akong nakitang bulugan na pwede nating bilhin dito lang malapit sa amin. Ang farm na pupuntahan natin ngayon ay So hello mga ka-agresive one, dito na kami ngayon sa Power Goat Farm at shout out sa videographer natin ngayon, si Patrick Sison. So yan, kaibigan natin yan at isang napakalupit agresibo din. Papasok na tayo dito. So ito yung bubungad sa atin sa loob ng Power Goat Farm. So tara mga ka-agresive, quick tour muna tayo dito bago natin ipapakita yung bibihin natin kami. Basta kay manager. Dito pala meron din silang mga alagang tupa. Then dito sa kabila yung mga box nila. Ito may mga drum din dito na silage. And then may mga upgraded pa rin sila dito. Marami kayong makitang kambing dito mga ka-agresibo. So good morning. Ito pala yung manager nila. Anong pangalan kasi sir? Roger. So yun. May mga upgraded goats din sila dito. Tapos bago natin kukunin yung kambing, mag quick tour muna tayo. Ito kasama natin si Sir Roger. Siya yung farm manager ng Power Goat Farm. So sir, pwede mo ba kaming ipasyal muna dito bago natin tingnan yung kambing? Tapos tingnan natin kung ano yung mga kambing na makikita dito. At ano po yung categories ng per cage nila. So mas maganda siguro sir, umpisahan natin yung unang kulungan. Hello mga ka-agresibo, ito yung first cage na bubungad sa atin pagka pasok natin dito sa Power Goat Farm. Sir, pwede mo bang sabihin kung ano yung mga nakalagay dito at anong purpose na itong kulungan nila? Ay, ito, matanda na to, may edad na yung tinatawag na kalna siya.
Pero buntis siya. Ah, dito yung mga buntis, kal na daw. So mga buntis pa yan. Buntis. So yan, hindi na ina-out yan for... Ina-out din. Hindi, hindi na siya ina-out for breeding, sir. Opo. For calling na siya. For calling na siya. So dito yung first cage. Sa mga susunod na cage, bakit walang naman ito? Wala na, naubot na yun. So dito nilalagay yung mga for release natin na kambi. So dito yung mga lupa rin yung ba? Itong pinapakain nyo sa kanila, sir? Feeds yan? Feeds. So ito yung pinapakain din ng feeds sa umaga. Yung umaga. Mga alaga nilang tupa at kambing. Pakit may brand dito ang kain. So yan po yung pinapakain nilang concentrate sa mga alaga nilang tupa at kambing. Sige, sir. Ito pala yung ano, yung sigat na logo ng Power Goat Farm. So pagkapasok nyo dito sa gate pa lang, bubungad na ito sa inyo, mga ka-agree. Ito yung pambenta na dito na yung mga pambenta na ano. So andito yung bibilihin nating kambing. So mamaya ako ipapakita kung alin dyan yung kukunin natin. Mga babae ito. Mga dotong mga to. For... Mga tumalaga pa lang. No? For keep nyo to, sir. Oh, pangkuhan namin to. Personal use. Breeding. So itong mga lahi nito, pure ano ba to? Nubian. Oh, pure Nubian. So mga pure Anglo-Nubian na po itong mga inaalagaan nila dito. Maliban sa pure Anglo-Nubian, ano pa yung alagaan nyo dito, sir? Yung may boer. Meron din silang boer. Meron din boer dyan sa kabilang bibig. Saka nakita ko meron ding tupa, ano? Oh, meron din. Meron ding tupa. Saka upgraded. Ito bang mga Nubian na to? Mga US ba to? Or mga US. Australian? US, tapos may Australian. So meron din silang US line dito, tsaka mga Australian. So yung mga naghahanap ng US line, tsaka mga Australian, makikita nyo po sila dito sa Power Goat Farm. So sa mga malapit dito sa Concepcion Tarlac na gustong tumingin or pumili ng kambing, pwede nyo pong bisitahin itong Power Goat Farm. So siguro mag-quick tour muna tayo ngayon dito. Saka na natin papasadahan itong buong farm ng Power Goat Farm. So pagka andito na yung may-ari. So ngayon kasi wala po yung may-ari, mas maganda na makausap natin yung farm owner neto para maitanong na rin natin siya kung paano nagsimula itong Power Goat Farm. So ngayon ipapakita muna namin yung mga cages dito at saka yung mga alaga nilang kambing. Makaka-agresibo, pupunta kami sa pang-last na kulungan kung nasaan naman yung mga alaga nilang boer. So, hindi po magkakasama yung mga breeder nila ng boer sa mga breeder nila ng Anglo-Nubian. May separate na kulungan. Mga traditional tong umainahin na to. No? Traditional boer, makaka-agresibo. Ito yung mga traditional boer dito sa Power Goat Farm, guys.
mga doe. Rekilahari. So, ito yung mga bower nila dito. Kadami. So, yan, hanggang doon, mga bower yan. So, yan, tapos na tayo mag-quick tour, mga ka-agresibo. At susundan natin si sir para makita yung bibilhin natin kambing. Excited na ako, mga ka-agresibo. Actually, alam na itong kasama ko na kung gaano ako ka-excited dahil hindi kami natulog. Nagpares pa kami. Anong oras na yun? Alauna? Alas dos. Mga nasa 1 a.m. Nagpares pa kami. So, ang aga pa namin gumising. Pwede naman natin pasok sa sako yan. Sako na lang natin. Ito yung kunin natin, mga ka-agresibo. Si 054. Pwede na ba natin kunin? Parehas ng doon? Yung dapol doon? So pwede kayo mag-suggest, mga ka-agresibo, kung ano yung ipapangalan natin dito sa bak na doon. Personally, wala pa kasi akong alam na ipangalan dito. Pwede kayo mag-suggest sa akin at ipili tayo nung pangalan na pwedeng ibigay dito sa bibilhin natin kami. So, both parents ay parehong mga US line. So, this is it, pansit, mga ka-agresibo. Oops.
Alan po. So, shout out kay Sir Alan. Sasama natin sa vlog mamaya. Thank you po.